sa dami ng mga perang papel na ito na galing sa iba't ibang panig ng bansa, mayroong paborito si Sir Ben. Alin yun, Sir Ben? Turo mo nga. Ito. Bakit yun naman paborito to? Tanong ko kay Queen Elizabeth eh. Queen Elizabeth? Oo. Pero nakalagay po dito, Saint Helena. Having said that, isa pa lang po yung tinitingnan natin. So napakarami ng collection na to ni Sir Ben. Coins. Sabi nilang mahal daw nung ano no, nung 30 piso na ano ba 'yan, yung Usay Resell na 30 piso. Tama ba? Oo, yung ganito. Sabi nilang mahal daw to. Magkano dati may narinig ka, may nabalitaan kayo? 1 million? 1 million? Ganito? Paano? Eh ano to? Kung 1 million ang isa neto, oh, let's say 50,000. Bilangin nyo. 20 yan, talaga. Oh, 20 raw. So madali na mag-times. Ayan. Ayan. Amazing, di ba? Ayan. 1972, 1974. Ayan. 1974. So kasing edad ko, all, magto 25 na. Okay. Isa lang po yan, napakarami ng klase ng coins. Naka-details anong year. Ito yung pinagkakaabalahan ni Sir. Okay. Ito. Ito yung na-amaze ako. Kasi meron kaming ni-research. Limited edition. Ano ang pagkakaiba nun, Sir? Roosevelt. Roosevelt yan. Roosevelt. Pakita mo nga, Sir, yung ano, yung kakaiba dito sa dami ng collection mo natin. Hindi. Kasi ito, puro merong mintage to eh. Paano yun, Sir? Kung saan ginawa siya. Kung saan ginawa? Yung kundi, Denver. Okay. San Francisco. Ganoon. Oo. Ha? Yan, marami yan. Pero meron akong dalawang rare coins na... Yan, ito yun. Nilabas na namin. Na no mintage. Oh, paka-explain mo nga, Sir. No, kasi wala, no mintage siya, walang... Ibig walang sabihin? Walang nakalagay kung saan bansa ginawa. Okay. So kanina po, nire-research namin to. 1975 na Noes Mint. 1975 na Noes Mint. Ang lumabas, eto. Itong kaperaso na to, itong isa na to. Magkano halaga? 1975 Roosevelt dime sold for $456,000. Sa dami ng coins na yon, dalawa lang yung ganito. And syempre na-amaze ako, nakahawak ako ng $456,000. Pero na-amaze na kayo rito. Mamaya, papakita namin sa inyo mas nakakamiss. Ito yung mga part ng ano, mga collection. Napakarami niya. As in, mauubos oras natin kung iisa-isahin. Ayan. Lincoln yan. Lincoln yan, puro Lincoln. Yan. Sige sir, paki-explain mo nga sa amin. Ito, puro Abraham Lincoln yan. Yan. Dadami niyan. Yan. Dami, diba? Ito, Canadian. Ito, puro Canadian niya. Canadian coin. Same color lang siya. Iba lang ang design. Ka. Ito. British coins yan. Puro ano to, Queen Elizabeth. Puro British coins naman to. Makikita mo puro Queen Elizabeth yung mukha dyan. Yan. Picturean namin, pakita namin yan. British yan. Ito, Mexico. Ito, Lincoln. Yung ano ni Lincoln. Okay. Nakita lang yan. Anong? Kung kailan siya pinanganakoy na siya namatay. Nakalagay. Yung,
nag-iisa lang to? Nag-iisa lang. O, sa buong mundo o nag-iisa lang din sa kolesyo? Wala ka lang. Nag-iisa lang sa kolesyo mo yan. Maya chicken natin. Okay. Ito puro euro. Euro naman to? Oo, euro yan. Pag pumunta ba ako ng UK, pwede ko bang hiramin mo na to? Pwede. Pata ako yun. Gagatun na yun. Yan, basta puro euro yan. Wow. Nakaka-amaze lang. Part pa lang to. Ng libro. O, ito pa. Sir, pa-explain. Ito, US lang to. Yan, sige. US yan. Ganyan mismo yung sinerge ko. Kasi meron kaming ni-research na limited edition. So kung ito ngayon, baka ito na lang yung benta ni Sir Ben. Isa na lang daw. Isa na lang, no? Itong iba, tatago mo na. Oo, tago mo. Yan, tapos ikaw, magkatago ka na rin. Ako naman, nangungulig ako, hindi para bumili. Mm-hmm. Kasi, minana ko na yan eh. Nagkataon lang yung minana ko, may mga rare. Mayroong mga... Tsaka iba talaga eh. Oo, kaya iningatan ko yan. Sila namimili para i-collect. Mm. Ikaw naman, ayaw mong ibenta? Hindi, totoo yun, hindi pa ako nagbibenta niyan eh. Ngayon pa lang? Eh, kung sakasakali. Kasi nung makita ko ngayon presyo ng ano, kahit isa man lang, makapag-bend. Para makatulong din o makaraan ng buhay. Ayan, baka nga pala yung tanong nyo, bakit yung mga anak niya walang nag-aasikaso? Wala eh, wala silang ano, wala silang interest. It's either wala daw interest or wala silang interest. Wala nga. Kaya tinutulungan namin Sir Ben, tinawagan ako ng kaibigan para matulungan siya na maibenta. So kung may kakilala kayo sa mga nanonood, may kakilala kayong collector or ikaw mismo collector, gusto mong tingnan, message nyo lang ako. Pwede kayong mag-iwan ng message and pag-usapan natin. Hindi tulungan lang yan. Pero grabe, imagine mo. More than 7 million worth na coins. Hawak ko ngayon. Amazing, di ba? Kasi nung huling tingnan ko yun sa ano, 4 million lang. 4 million? Oo. Nagtaas na siya. Sa kanya nun eh. Huling tingin ko dyan 4 million. O, tanching tayo. O, game. O, pato. Ang pato ko, 7 million. Ang taya, 400,000. Higit. Ito kasi. Para, tanching tayo. ito. Ay, dollars! Ito, dalawa lang lumabas sa Amerika niyan. Dalawa lang lumabas sa Amerika? Isa lang ang may-ari. O, ngayon, meron lalabas sa Pilipinas. Ang unang binenta niya, 350. 1,000. Mm. O ngayon, meron dalawang lalabas sa Pilipinas ang may-ari Pilipino. Binenta niya yung pangalawa niyang points doon din sa PCGS. So, mamaya magta-tanching kami. Tatayaan niya yung anong, isa. Tataya ko yung isa. Tanching kami. Ang pato namin, 7 million. Ang taya, $400,000. Uy, 7 million dollars. Alamin mo. Meron pa rito, unidentified o. 1371. Hindi pa tao si Rizal nito eh. So yun, kung meron kayong comment, meron kayong kilala o interesado, message lang kayo, sasagutin namin. Pag-usapan natin kung yung kailangan pag-usapan. Ah, Sir Ben, thank you very much sa pa-unlock. Ay, salamat din sa inyo. Oh. Salamat sa inyo. At, sa dami po ng mga sikat na vlogger, ako na may tatlong follower lang, isang bulang, isang bingi, at saka isang pipi. Ako po yung nag-interview sa kanya. Sa karangalan para sa akin, especially mahawakan yung mga coins na super amazing. Grabe. Sa lahat ng mga interesado o may gusto sa mga na-collection kong coins, message lang kayo. Message lang ako. Ay, kayo. Message lang po kayo sa baba. Tagutin namin. So, kung nagustuhan mo ang video to, please like, share, and subscribe. And hit the notification bell para updated kayo sa next video. So hopefully, tulungan natin Sir Ben. Salamat. Again, thank you Sir Ben. Salamat po. Salamat rin yung lahat. Uuwi ko na to. Iwan ko na yan. Tsaka ikaw. Iwan ko yung pare yan. Mas safe dito. Tsaka ikaw.